Okay, so yun po mga kababayan, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. By the way, gusto kong pag-usapan po natin itong mga sinasabi ng iba na puro kapalpakan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa-isayin natin yung palpak ni Pangulo. Yung kapalpakan ng presidente po natin, mga kababayan. Oo, palpak. Totoo, puro palpak mga kababayan. Alam nyo, bago lumipad si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, tingnan nyo itong datos na to. Positive labor market trends in the February 2024, mga kababayan. Tapos ito na naman, record-breaking employment rate increased to 96.5, mga kababayan. In the February 2024, kasi to February 2023, last year, is 95.2. So, mas mataas po ng 1.3% yung ating employment rate. 96.5, it means, ang unemployment rate po natin, ito, nag-drop sa 3.5%. Dapat ganito pag-drop. Ito, comment ko doon sa taga-PCO, Presidential Communications Office. Pag drop, pag negative, pula yung arrow. Pag positive na ganito, kulay green. Yan okay to, tama to. Pero dito, pag drop, gawin yung kulay pula. Kasi negative yan eh. Di ba? Pag baba. Gawin yung pula. Correct. Ano lang yan ha? Pero positive news kasi, no? Kaya okay lang din na kulay green. Ayan po mga kababayan. Underemployment. Bumaba din mga kababayan ko sa 12.4%. Okay, from 12.9. Okay. Ano ba relevance nito? Na gusto kong ibalita. Gusto kong ihatid sa inyo na sabi nga, ayan, employment rate bumaba po 96.5. Mga kababayan, isa po ako sa mga content creator na always na kasama ni Papa Secretary Larry Gadon, di ba? Isa tayo sa talagang always na kasama sa mga Batang Busog Malusog program, yung pagpunta niya na kongreso, then yung press con niya last Wednesday ba yun? Kasama po tayo, di ba, mga kababayan? Ngayon, kung titingnan po natin, even Secretary Larry Gadon is wanted to emphasize these figures, this data. Kasi yung mga figures na yan, yung mga data na yan, hindi po yan hula-hula. May basihan po yan. Philippine Statistics Authority, may basihan po talaga na kung saan lumalabas po doon na yung, yan po yung bilang. Kumbaga, ng employment rate. So, ibig sabihin, mas marami po ang nagkakaroon ng trabaho. Kasi mga kababayan, ang dami po talaga na-displaced during the pandemic. Pagpasok ng administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang napakalaking tawagin natin, napakalaking hamon po na economic recovery ang kailangan i-address. That's why the president, siguro, pang ilang bansa na ba yung 17 country na kasi yung napuntahan niya, siguro pang 26 na foreign trips na po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, because apat na beses na yata siya nagpunta ng Amerika kung daw nagkakamali. Ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, biyahe ng biyahe si Pangulo. For what reason? O, sasabihin ng iba, lang yan, biyahe lang yan para pabanjing-banjing kasi wala namang nagagawa dito sa Pilipinas. Yun yung sinasabi ng iba. Ngayon mga kababayan, tingnan natin to ah. Meron pong mga update ngayon sa Presidential Communications Office kasi ang pinaka-event sa Amerika is trilateral meeting, Pilipinas, Japan, and US. Meron po rito mga meetings si PBBM. For example, ito, kasama po yung Ultra Safe Nuclear Corporation, mga kababayan. Meron din po na tawag nito, Japan naman. Japan Chamber of Commerce and Industry or GCCI. Ayan, ka-meeting nila ni Speaker
Martin Romualdez. O sasabihin niyo na naman, oh, kasama na naman si ano, sa tawag niya, Tambaluslos. O yan yung tawag niya kay speaker eh. Japan, tawag niyo to. Japan Chamber of Commerce and Industry, led by GCCI Chairman Ken Kobayashi. Ayan po. Ay, mga kababayan, itong si Mr. Ken Kobayashi is na-meet na po ni Pangulong Bongbong Marcos sa mismong Malacanang. Di ba? So, ito na. The historic Philippine-US-Japan trilateral cooperation to protect Indo-Pacific region. Ayan, mga kababayan, we stand as one. Nako, ayan, nagkaisa. Mga kababayan, nakita ninyo? We stand as one. Na matindi to. Pinapakita dito na kung saan nagkakaisa. Indo-Pacific region, mga kababayan. So, if the concern of America is Indo-Pacific, kasama pa rin po tayo dyan. Kasama si Japan, mga kababayan. Hindi po yan yung sinasabi na nandito sila para mangialam, manghimasok sa kung anong meron dyan sa Pacifico or sa West Philippine Sea, mga kababayan. In fact, concern din nila yung Pilipinas kasi tayo isa sa mga kaalyado nila at the same time, ang laki po ng investment ni Amerika sa Pilipinas. Kaya whatever kind of gulo, tension, panggigipit, pangaharas dyan sa West Philippine Sea ng China, masasabi ko mga kababayan, may say sila, di ba? So par napakarami pong pumapalag sa ginagawa po ng China. Ayan, mga kababayan, nag-iwan ng kapalpakan si Pangulong Bongbong Marcos. May isa pa pala, aside dun sa palpak tayo sa employment rate, ito nakuha ko mismo kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, mga kababayan, na Southeast Asia GDP, mga kababayan. Ito yung mga forecast eh. Hindi masyado makita. Ako na lang, babasahin ko. Southeast Asia 2024 forecast, mga kababayan, ang atin is 6.0%. Kapantay natin si Vietnam, mga kababayan. Kapantay natin Vietnam. Tayo po yung nangunguna. Singapore 2.4 lang, Malaysia 4.5, yung Indonesia 5.0, Cambodia 5.8. Ayan po mga kababayan, yung Brunei 3.7. Then yung forecast ng 2025, mga kababayan, next year, tayo po from 6.0, naging 6.2 yung forecast po ng GDP natin. Same thing with Vietnam. Pantay tayo, Southeast Asia tayo number one. Forecast po ng GDP. Nakita naman natin yung real GDP natin, mga kababayan. Diba? Talagang makikita po doon na naging aktibo ang galaw ng ating ekonomiya. Kayo mismo, lumabas kayo ng bahay ninyo. Yung mga nagre-reklamo dyan, hindi ba naging buhay yung ekonomiya? Ha? Hindi ba dumami ang may trabaho sa lugar ninyo? Yung mga MSMEs natin, tawag nito, micro, small, and medium enterprise, hindi ba nagsilakihan, mga kababayan? Or hindi ba dumami ang bilang? Kasi yung iba, mema lang, makapagsalita lang. May masabi lang. Kaya nakakapagtaka talaga, mga kababayan, na in fact, sasabihin nila, kasalanan to ni Marcos, kasalanan to ni Marcos. Kahit yung bigas, yung 20 pesos daw, okay, ngayon naging almost sa tawag nito, nasa magkano na daw, ganyan-ganyan, pambihira. Yung nabibili ko, nasa 50 pa rin. Yung iba sabi, 80. Wow, saka yung bumibili. Sa 50 pa rin yung nabibili ko, mga kababayan, may 40 nga eh. Kasi ako mismo yung bumibili ng bigas namin. Kaya alam ko kung magkano.
Tapos mayroon pa nga ano, napakamahal ang sibuyas tsaka ano daw tawag nito, tsaka nung bawang pambihira, sabi ko. Ha? 120, 100, 120. Ganyan na lang yung sibuyas ngayon. Hindi po katulad ng pagpasok ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang matinding galawan itong mga loko-loko. 600, 650, 700. Pag bumili ako ng 1/4 nun, magkano? 150 agad. 180. Ngayon, pag bumili ako ng 1/4, magkano? 25 pesos, 30 pesos. Kasi, ginawan po ng paraan. Ginawan ka agad ng immediate action. Sabi ko nga eh, kung noong 2022, ng November, December, umabot ng ganun, 600, 650, ang presyohan ng sibuyas, kung maulit siya ng November, December, 2023, ibig sabihin, palpak si PBBM. In fact, hindi natuloy. Or hindi po naulit. What does it mean? Nagkaroon ng immediate action. Ang pamahalaan, mga kababayan. Kasolusyonan ka agad. Kukulang sa supply, mga kababayan, eh baka kakayanin na mag-import. Diba? Ganun po ang ginawa, mga kababayan. Kung hindi naman kailangan mag-import, palakasin ang local farmers. Suportahan ang local farmers. O, yun yung dapat una, plan A. Then kung hindi kakayanin ng local farmers na makapag-supply, dun na po papasok yung mga import. Diba? So, ayan, puro palpak kasi si PBBM, mga kababayan. Yung mga na-interview natin sa Pangasinan, pumunta talaga tayo ng Pangasinan kasi gusto natin, mga kababayan, na makadao pang palad o ma-interview mismo ang mga magsasaka doon. At sabi nila, ayun, narinig niyo yung mga revelation nila. That in this administration of PBBM, ngayon nila naranasan na kung saan yung, for example, mga kababayan, ano bang mga pangangailangan nila? Binhi. Darating on time. Hindi yung binhi na dapat pantanim nila, darating po panahon ng alihan na. Diba? O kaya yung mga pataba, yung mga fertilizer na kailangan nila, darating po pag ano na, alihan na. Ano yung ano yung aabunuhan mo dun? Diba? Pero ngayon, on time po, mga kababayan. Ganyan si Pangulong Bongbong Marcos, isang palpak na presidente. Sa muli po, mga kababayan, maganda umaga. Maraming salamat po sa inyo lahat.